damage lang. And for Rami, so pagdating sa team fight, yes, maganda dito ang Geek Fam as long as nandun yung ultimate ng isang Faramis. Pero pagdating dito sa accumulation of gold, for Geek Fam, crucial yung magiging rotation nila or pag-agaw nila with the jungle dito na SGT Omega. Kumbaga yung pag-deny talagang buff yung isa sa magiging factor dito sa magiging laban. Pero since nakita na natin dito na ngayon ang draft in between SGD, Omega, and Geek Fam PH, I would like to start from you, Chantel. Who would you think will win dito sa unang series natin on the first game? First game, I'll go for SGD Omega because of their lineup. Gaya na sinabi natin, maganda damage per se lineup dito ng Geek Fam. Kaso yung execution mahirap. Unlike dito... Okay. Yon, maraming salamat sa nagwagwapuan at napaganda nating mga panelists. Kami nga pala ang magiging shoutcasters ninyo para sa laban na to ay I'm your friendly gaming companion Baymax at kasama ko dito pinakapogi nating kapartner na caster. Walang iba kundi si Prof. D. Alright, extra life stand them is back, mga sir. And of course, first series natin, SG Mega versus Geek Fam. Kanina pa natin pinag-usapan Baymax. Actually, mga lineup nila, ang dami nila nila mm-hmm. na bago. May mga naglalabasan din mga bans as well as mga biglaang picks. Pero bago ang lahat, pakikilala ko muna, on to the blue side, we have SG Omega Haze using the Selena naman hit para sa Atlas. GZ using the Claude. Nasabi ni Rob, wala pa natatalo na Claude since yesterday. And of course, si Uranus para kay Kenji and Toshi using the Esmeralda. For the red side naman, we have Geek Fam PH, Exort for Ling, Why Not for Kufra, Kurt Easy for Bruno, CKTD dito sa ating Kagura, and May naman para sa ating Faramis. Nako, eto pa rin Prof. Mag-uumpisa na yung matinding bakbaka natin. And kung makikita naman natin, very unusual lineup yung gamit na talaga nila ngayon. Oh, medyo kakaiba lineup yung Faramis, ipinasok na sa lineup dito. Alam mo, isa sa gusto ko sa Faramis is yung may round 2 eh. Kung hindi mo ma-burst yung team na yan ng sunod-sunod or kung ma-burst mo man, may susunod pang laban. So kung magka-wipe outan, alam mo, damay-damay na. Walang mag-burst, still ma-defend or mapoprolong yung clash, which is a good side para sa isang geek, sa Geek Fam. You need that. Pwede rin yun yung magdahilan para makapag side lane dito yung ibang members habang binabanata nila yung kanina pang patay na member ng kalaban. Exactly. Nakakapagsayang ng oras. And alam naman natin, paano mo papatalo ang isang Ling, which is the burst potential. Now, kung ma-burst mo man, tas nabuhay ulit. Nabuhay ulit. Takwa na. Wala na. Hindi ko pala nakita na ano eh, ng patay na nabuhay, eh mapapabak ka talaga. Yes, sama ka dyan, paring Brofi. Pero ito, mukhang nadali ng ating Selena, si paring Why Not. At mapipilitang magbakas nga wala siyang kasama dito. Pero to the upside naman, mukhang nagagawan ng gold grab natin dito. And to the bottom side, Ling, tamang aggression lang dito sa gold grab. Siya nakakuha, paring Brofi. Tamang reset nga naman dito. Hindi na nakakuha dito, Buebuelo. Si Why Not from the backline. Samang baby bounce ball muna. Disengage siya ang gusto dito ni Why Not. Pero masyado siya malayo. Saan niya ang carry dito? Si Curtis. Napektusan dito. Sin pa susunod. And there go. Si KTD as well. 2 down for the side of Geek Fam. Napakaganda ng setup na ginawa doon ni paring Ziz. No, with this Atlas. Kakaiba talaga yung stunning capability. May slow pa yan kapag gumamit siya ng kanyang skill 1, paring Prof. Napakalaking tulong talaga yan during the team fights. Very crucial. Very, very crucial nga. Alam mo, Max, nakita ko kanina dito is ang layo ni, ano eh, ni Why Not. Ang ganda nung knock-up niya sa likod. Pero sa sobrang ganda, masyado rin naman napalayo. Yung mga kailangan niya protekta. Pero guys, may tinamaan ng pana dito, sabay nagka-replay. Eh no, si Why Not tumatakbo doon from the tower pa, sa likod siya tumat. Diba? So on that point, yung kailangan niya protekta, naiwan niya kasi ginawa niya yung pinaka-backlines ng side ng SGD Omega. So medyo napanin sila. Siya yung napatago mismo agad. Hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin. Pero yung demilite, Why Not Ricardo Norpuesto, nahuli ni paring Atlas and Haze will take down paring Why Not dito sa mid lane. Ako, 4-0 tayo paring Prof. Be on the lead from SGD Omega. Isa sa gusto ko sa mga ganito mga pro teams, hindi sila nagtitibid ng skills eh. Diba? Kahit mag-isa yon, gagamit ka ng Fatal Links, Annihilate, lahat ay diba to siya. There you go, Atlas will fall. 4-1 na ating score. Nakakuha ng isa ang Geek Fam dito. Sama ako, nakakasagot. Okay, nakakasagot ang Geek Fam against SG Omega. They're trying to hold the turtle dito. Another arrow. Sa kanila dito yung pagong ha?
Oh, eto na. Muebuelo na dito, Max. No, si May pumasok dito magsama mga kaibigan, wala siya kalamat. Actually, Kenji, yung naiwan mag-isa, yung Reynos will fall down, grabs the follow-up. Galing doon sa likod, pulado, si parang Bruno. Claude, dito pa mga ras lang dito sa may gilid. Heath, nag-skill one sa wala. Tignan natin kung susubukan ba nilang agawin o ibibigay na lang nila. Bisalaro will not connect. Why not still protecting Turtle as Mistain? Ang PH, ang ganda ng pambubugaw na ginawa doon ni paring Why Not, paring Probi. Yun, ang ganda nga nung, ano, nung zone out doon. Pero, eto ang problema dito, Max. Nabasyado silang ano na parang tinatauhan nila yung Claude or yung mga objective. Nakakawala si Esmeralda. Which is, kahit anong gawin natin, core hero pa rin, di ba? Core hero pa rin eh. Oh. Ikaw may kailangan nalang batayan dito. It's the Claude and the Esmeralda. Now, look at that. Kung maka-farm dito ang si Toshi using the Esmeralda, of course, mahihirapan sila punitin. Kung sakali rin naman, maka-farm dito si AGC using the Claude, mahihirapan silang hulihin. So, yes, dalawa binapantayan nila dito. Look at that, the upper won't connect dito, pero tamang won't coming from Toshi and the Blazing Duet by Haji C. And there you go, May is down for down. This one. Nako, grabe na nga yung damage na pinakita doon ni paring Toshi with Esmeralda, pero why not still try to defend the mid lane here sa follow-up from Heath, pero hindi nila mahulis ng Why Not, and Why Not will now kill the first tier turret on the mid lane kesa nga naman makuha siya at makuha pa rin yung tower. Yung tower na lang yung binigay niya. Tower. Ito yung isa sa magiging problema ng Geek Fam. Now, basag yung turret nila sa mid, open ang buff dito ni Ling. Si Ling is a buff-dependent hero eh. Mahirap sa loob, mahirap mag-spam ng skill, mahirap pumatay pagkakulang ang buff neto ni Ling. Yun ang magiging problema dito ni Exord. Now, tinan mo yung impression na binibigay dito ng SGD Omega. Look at that! Masyado ka malalim mata dito. Kenji, and dapat pumapasok naman si Hit from the backline. Samang zone out and Arcanino sa dalawa! Nako, why not dito dalawang HP pa rin dito? Tapos yung laban natin dito, dahil sa place namin from Lee. Pero Ling natin, wala ng buhay. Ha, GZ, with the Blazing Duel, still chasing away the Lee dito. Pero Claude will take down the enemy. That would be a 2-for-1 in favor of SGD Omega. Delikado sila ngayon. Medyo umangat yung gold lead ngayon, paring Propi ng SGD Omega, dahil lang doon sa teamfight na yun. And mukhang another kill will be taken down dito sa mid, pero paring May, makakatakas na rin. Objective after kill, objective after kill, ganon ka ano, kaganda ang laro ng SGD Omega sa ganitong situation. Look at that, guys. Tignan mo naman, etong si Claude having that bounty hunt, 3-0-4 against Curtis with a bounty hunt naman sa kabila na 1-1 ang kanyang stats. Ito, ang ganda, oh. Oh. Ang ganda ng setup doon eh, paring Heath. Hinatid eh, no? Mr. Mr. Fundamental. Hinatid niya yung kalaban. Tapos sabi niya, ako na bahala kumain dyan. Finish. Finish na. Ayan, why not? Masyado ka atang malalim dito. Yakap, own effect sa side dito ng SGD Omega. Another one, Curtis, napapaligiran. And Blazing Duet sa dalawang tempo! That will be another kill para ni Curtis after the third stage. Okay. May madadamay na din, and that would be a triple kill for Haji Z6-0 Claude with a bounty emblem. Paring Opie, mukhang tama naman nga yung sinabi kanina ng ating mga co-panelist na wala pang talo yung gumagamit ng Claude ngayon. Pero hindi pa tapos yung laban, hindi natin masasabi. Oo nga. Alam mo, kung may hit and run, etong si AGC, eto si kill and run eh. Kill and run. O ayun oh. Ayun, hit and run medyo lang. Pero yung kanina doon, yun yung ano yung kill and run eh. Kung paano nyo, ano, patayin yung dalawa, sabay takbo lang. Parang walang nangyari. Wala, wala. Parang ano to, parang mga sasamang loob, no? Yung mga na naman tala sa kalye pag madilim. Oh, and again, Max, score 12-3 in favor SGD Omega. 8 minutes pa lang sa laro natin. Mm-hmm. Pero isang tore na lang sa labas ng base militar dito ng Geek Fam ang nakatayo. And kung check mo, parang prof, yeah, 5:30 daw na ang meron yung SGD Omega dito. Whilst yung Geek Fam kahit isa, wala pang nakuha. As well as yung objectives, turtle yata. Wala pa sila nung... Ah, hindi, actually, nakakuha sila ng 30. Oo, yes, nakuha na nila isa. Pero sabi ng SGD, hanggang isa lang yan. Hindi na pwede masok. Hanggang isa na lang. Mm. Now, medyo nag-snowball dito ang side ng SGD Omega. Pwede nilang bakbakin ng bakbakin, clashin ng clashin sa ganitong sitwasyon. The pressure is already sa side dito ng Geek Fam. The map control, look at that. Very beautiful BMI in and out.
Grabe. Talaga fully farm ang isang Claude situation na to. Talaga naman yung Art of Thievery na lang yung pinampatay ng Claude dati, no? With the Red Cross, eh, no? Medyo matagal kasi yung item niya, pero why not dito? Tamang pass for round the bouncing ball. Mapipili ng lumayo, pero hindi ka makakatakas sa ultimate ni paring heal. That will be a takedown. Para naman dito sa SGD Omega Plus, an inhibitor turret, dito sa top lane natin, parang Brophy. Nahihirapan dito si ano, ah, tawag dito, si why not hulihin. Kasi nangyari, every time huhulihin niya yung mga courier, mahuhuli niya. Purify, that time, si Hit, ikka-counter go. So pagpapasok dito ni Wynat, wala nang labasan. Several times na nangyari yun eh. Kanina pa nga, oh, kanina pa. So yung Purify, nakakaasar nga naman yan. Every time huhulihin mo, cooldown na yung Purify. Yes, ang nangyayari kasi dito, ina-anticipate nila na habang cooldown pa yung Purify, tsaka nila papasukin. Pero hindi nila mapasok, pero speaking mo, pasok sila ngayon. Ah! Ang pinag dito na parang ata, si Strike Runaway, when you beat the player to fall down. Episode of Blaze, pero Blaze doon sa sagot ni parang ha, GC still trying to face the enemy team, pero hindi makakatakas sa CKTD, and that would be a triple kill para sa ating Claude. Grabe, at saka quick kill, quick push, look at that, at GC doing a great job. Nakikipaglaro lang siya dito sa base militar na Geek Fam. Baby bouncing ball will not affect dito sa side ng SGD Omega. Alta nilapag na, and wala na, wala na paligoy-ligoy pa, paligoy-ligoy pa. Ano agad dito sabi ni Hit, sinuntok eh. Game 1 goes to the side of SGD Omega. Na ako, napakaganda. Ang naging problem din kasi siguro nila